ituturing na handa na para sa susunod na akbang tungo sa pagpapatayo ng bagong renewable energy system ang probinsya ng Albay matapos ang isinagawang Renewable Energy and Investment Summit kamakailan sa lugar. Ang naturang pagtitipon ay nilahukan ng iba't ibang investors, businessmen, climate change advocates, maging ng mga keynote speakers na may iisang layunin na maisakatuparan ang 100% renewable energy sa Albay at masolusyonan ang lumalalang climate crisis ng mundo. Isa sa mga naging tagapagsalita sa Renewable Energy Summit ay ang coordinator ng Asian People's Movement on Debts and Development at environmental activist na si Lidi Nakpil, kung saan bahagi ng kanyang tinalakay ang patungko sa kasalukuyang lagay ng lumalalang global warming at climate change. Ipinunto rin nito ang kahalagahan ng pagbibigay tuon sa karapatan at kapakanan ng iba't ibang sektor ng mamamayan sa Bicol Region na apektado ng kinakaharap na krisis. We must comprehensively address potential dislocations and disruptions because there are potential dislocations and disruptions. And in the face of this, guarantee the protection and promotion of the rights and welfare of people, especially workers, farmers, rural and urban poor communities, women, indigenous peoples, fisherfolk, because they have the most at stake. Panawagan pa nito hindi lamang sa mga pangkaraniwang mamamayan kung hindi pati na sa mga politiko na makiisa sa pagpapabuti ng komunidad, lalo pat ani ay isang malaking hamon ang pagkakaroon ng iba't ibang direksyon o interes ng mga tao. Maging ang Economic and Climate Councilor na si Lloyd Cameron ng British Embassy Manila ay hanga sa inisyatibo at mga hakbang ng pamahalaang panlalawigan ng Albay patungo sa renewable energy transition. Ayon sa tagapayo, ang isinagawang summit ay magpapalakas ng interes ng mga pribadong sektor upang mag-invest sa mga pangangailangan ng lugar, partikular na sa planong pagpapatayo ng renewable energy system. I think it's inspiring. We can do all the work that we want at a national level, but for different regions to drive the energy transition themselves, to take leadership in the agenda, it's what the country needs. It sends a signal to the private sector that says this part of the country is open for investment, this part of the country is open to the energy transition, and I think that's incredibly important and powerful. Bagamat kanyang idineklara ang probinsya ng State of Climate Emergency, sa naging talumpati ni Governor Edsel Grex Alagman ay ipinangako nito na magiging handa ang provincial government sa mga planong kanilang ilulunsad. Kasama na nga rito ang renewable energy systems na hindi lamang magiging solusyon sa problema sa kuryente ng Albay, kung hindi pati na bilang aksyon upang mabawasan ang greenhouse gas emissions sa lugar. In October 2023, I declared the state of climate emergency in Albay, recognizing our province's vulnerability as one of the most typhoon-prone areas in the country. The negative impacts on our communities and infrastructure will only worsen as global warming, some say global boiling, continues. However, with thoughtful long-term planning and immediate action, Albay will be ready. We will be prepared with the right solutions and we will come out on top. Aminado ang gobernador na kinakailangan ng masinsinang plano ang kanilang proyekto, ngunit nananatili silang positibo na sa taong 2050 ay magkakaroon na ng 100% renewable energy ang probinsya ng Albay, dala-dala ang dedikasyong mapabuti ang lagay ng kalikasan, masiguro ang kapakanan ng mga Bicolanos at sa tulong ng mga investors. We are cautiously confident because we know that this is something new. This is not something that we can just get out of thin air. Alam natin lahat yan. It takes a lot of planning. We need to convince our investors that we have the right business and financial models for them to come in. But ang importante rito, yung policy ng ating gobyerno ng lokal pang probinsya, very categorical. Isa rin umano sa ambisyon ng pamahalaan ang maging energy renewable hub sa Bicol Region, lalo na sa mga karatig probinsya nito. Mula dito sa lalawigan ng Albay, Carol Tirao, BHTV News.